Good day. May bago po tayong racket. Bebenta tayo ng face mask sa Shopee. Tingnan natin kung mag-click. Testing lang. Siguro kailangan ko lang palitan yung pangalan ng channel ko. So, meron po tayo dito isang produkto lang muna. Face mask KF94. Ayan yung sample. Tingnan natin kung paano yung market niya sa Shopee. And discuss po natin sa mga vlog natin, mga na-encounter namin dito. Thank you. Abangan nyo po. Quality guys, pinag-compare ko ngayon sa na bibili natin sa market tsaka doon sa kinuha ko. Ayoko din kasi kumuha ng ganito kasi common na. Ngayon pinag-compare ko yung laman. Di hamak na mas makapal siya kesa doon, tsaka carbon ano to eh, carbon face mask kung tawagin, versus dito sa ano. O, kita mo naman yan, kita mo na agad yung black niya. Bukan mo nga to, Ben, bukan mo to. Yan tas buka ko to. Yan yung maputi versus sa ma-brown. Tsaka kung hahawakan, hindi na kasi mahawakan. Wala pang makapal naman. Oh, kita mo, maputi. Kasi dito, kita mo na agad yung kulay itim na cover sa kabila. Ito, maputi pa din. Tsaka nakalagay naman sa likod niya, 4-ply daw to. 4-ply. Eto, hindi ko mabasa kasi in-check. Nasaan ba siya? Anyways, yun. Good thing naman na nakakuha ko ng magandang quality. Tagal ko siyang hinanap sa Alibaba. Okay, tingnan natin kung paano natin ito i-market sa Shopee. Thank you. Ngayon, may bago na naman kami na-discover. Tuwa na kami na nakabili kami ng quality na face mask. Although, nagulat kami na ito si sample na nakadikit dito sa box sa pinaship namin. Tapos, nagbukas kami ng isang pack. Tignan namin naman sa loob para i-compare. Nagulat kami na itong si sample nila is talagang makapal. Itong laman sa loob, medyo numipis siya ng konti. Although, mas makapal pa rin naman siya compare dun sa nabibili niya sa palengke. Pero, numipis na siya ng konti. Ito talaga, sobrang kapal. So, marketing strategy siguro, pampasabik ng mga supplier. Yung sample na dinidikit nila sa karton is talagang quality. Tapos, yung laman sa loob is medyo iba na. Pero okay lang din naman kasi makapal pa rin naman siya ng konti. Hindi ko lang alam kung napitpit siya dito kasi nasa loob na siya ng pack eh. Tapos na nasa loob pa ng box. Baka ako napitpit. Ito hindi napipitpit kasi nasa labas. Quality pa rin naman. Tsaka mabango. Kaya hindi rin kayo magsisisi pag binili nyo to. Sana kumuha kayo sa... Anyway. So, bilang tayo naman ng kahon. Okay.
Okay. Inventory update. So, supposedly 200 pieces per box. So, binilang namin twice bawat box. And sad to say, tatlo sumablay, dalawang okay. So, 200 pieces per box. Itong isa counted 196. Box number 1. Box number 2, 196 din. Box number 3, okay, 200 pieces. 4, 195. 5, 200. So, kung kayo may balak mag online selling ng mga bultuhan na produkto, expect nyo na yung mga losses. Ngayon, hindi namin alam kung sinong i-blame kasi dumating to dito, may bukas na. Pagkaya nito, syempre, i-check to ng custom police kung may laman bang mga illegal na item, drug siguro. No? So, bawat box yan, may butas na nung dumating dito. So, hindi ko alam kung babalikan ko si supplier o wala na akong magagawa talaga dito. Talagang kulang ng 13 pieces out of 1,000. So, costingan namin to base sa quantity niya. Kailangan naka-markup ng maganda-ganda. Yun. Kakalungkot lang na kulang. Okay. Anyways, move on. Costing tayo.